Iya, what's up mga kadaily? Sa ako muli nagbabalik. At syempre, magbigay nga tayo no, ng update dito sa nangyayari sa mansion ni Boss Francis Leigh Marcos. At isa sa Team FLM, ang umamin. Limor Creations, inamin niya at ikwento niya ang ginawa sa kanya ni Laulaw nung siya ay tumira kina Laulaw ng 5 araw. At syempre, dito din sa video ito, no, ay inilabas ng mga supporters ang kanilang mga, alam nyo naman, ang mga supporters, sobrang mahal na mahal nila si Boss Francis Leigh Marcos, kaya inilabas nila ang kanilang galit kay Laulaw. Syempre, mapapanood po natin yan. At syempre, ano pa bang pinaghintay natin, kundi panuurin po natin ito. Let's go mga kadairies! Parang may hangin sa ulo. Oo, wala na kami pakialam dyan ng Bernadette. Matagal na burado sa listahan niya si Manuel Mejorado niya. 78, Boss Francis the Lionheart. May papahula tayo katuwaan lang. Yama pakiplex nga. Do the honor please. Sino ang nasa litrato? Nakita ko niyan, pero hindi ko maalala. Parang artista yan eh. Saan yung sinabi? Anthony, hindi mo i-ano mo scroll mo. Sabi niya, mukhang baluga. Balugan po. Ah, baluga pala yung balugan po. Yun. Teka lang, ito na. Kuya, kuya ka talaga Laulaw. Ayot ba? Ang lakas mo yung mag-trip ha. Mayaman ha. Ano nga itsura mo? 2011. Kung mayaman ka, mayaman ka. Yeah, no matter. Parang gano'n yung flex. Tapos pa lang yung ako lang na sa'yo, walang niya ako. Francis the Lionheart. Tayo na lalaman. Kamukha mo pala si Pulgoso yung aso ni Marimar. Sabi ni Jim Vargas, kamukha pala siya ni Pibo Haronso. Sino yun? Basketball player. Ah, okay. Oh, let me up with a bright smile on now. Me in the door. Don't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and found nandito, alam mo na lahat hindi namin malaman ang gagawin. Grabe.
Diba? Diba, Bill G? This program is brought to you by Nam Divine Abroad Super Sticker. Thank you so much. Sabi ni Francis the Lionheart, paano naging dancer sa club yan? E mukhang wrestler. No comment, patawarin. Sabi-sabi ka pang ilalabas ka mag-tina. Baka ito yun. Daw papatulong ka niya sa blog. Hello! Anong ilalabas? Sabi niya ilalabas. Ngunit pa sabi daw siya ilalabas. Against ako. Yung daw mag-tina daw mag-tina. Prada. Walang iyakan, Limor. Hmm? Walang iyakan. Nakasama mo sa bahay yan, di ba? Hmm. Hindi. Hindi ko okay. Nakasama. Hindi ba? Sinatid lang ako nila dun sa bahay niya, tapos iniwan na ako. Hmm. Ikaw lang dun? Hmm. Hmm. Pero sa lapag ka natutulog? Doon, sa pinakasala ng bahay niya. May carpet lang. Hindi yung pinagamit sa akin ng kwarto. May carpet na lang doon. Tapos binigyan ako ng comforter. Okay naman. Doon. Bisita, hindi mo papatulungin sa kwarto? Hindi. Oo, Ma'am Grace. Ilang beses siya isinumbat sa akin yun. Eh, ganun talaga eh. Pero ang usapin kasi doon, Ma'am Grace, hindi naman niya ako papatirin pera si doon kung hindi sinabi ni Boss. Kasi ang order sa kanya ni Boss, dalhin ako sa Green Meadows. Yun. Eh, hindi ko alam bakit doon ako napunta. Hindi, kasi ang first choice niya, doon ako magstay sa tindahan ng sabon eh. Yun ang inaano niya. Bakit dito ka na lang? Sabi niya gano'n. Sabi ko, mahirap po dito. Sabi ko kasi may mga paninde dyan. Baka may mawala dyan. Mami, pag-gising ko, wala ng mga sabon dyan. Di ako ang niyari mo. Sabi ko gano'n. Oo. Ngayon, kasi ang order nga ni Boss, dalhin ako sa Green Meadows. Hindi ako dinala eh. Hindi niya ako dinala sa North Caloocan. Tapos ngayon, sinasabi, nag-iwan pa raw ako ng bakas doon. Eh, hindi ko alam kung anong bakas yun. Hindi naman ko yung Divus kasi after... Ako, diba? Sinabi niya, binigyan ko ng 50, hindi naman binigay. Si Boss ang nagsabi, nabigyan ako. Hindi niya naman ako binigyan. Oo. Ganun ang istorya nun. Alam nila ano yan, nila Jason na sinasabi niya, doon ako magstay sa Sampaloc, doon sa tindahan. Sabi ko, paano ako matutulog dito? Siyempre, magbubukas yan in the morning. Hindi ako pa pwedeng matulog ng hanggang... Diba? Kasi tindahan yun eh. Tindahan kasi yun. So, kung doon ako magstay, pag open ang tindahan, antimano, gising ka. Correct. Diba? Tapos yung sofa lang ang magiging tulugan ko doon. Kaya sabi ko, hindi ako, ayoko dito. Sabi ko gano'n kasi, una ko na tindahan to.
pangit yung magkakano ng matutulog ka doon, di ba? Parang, ah, ano naman? JGM the viewer, sa'yo naman, dumaan ako sa wall. Sa wall ko si Mac, sabi niya, baka daw maiinggit tayo sa binili ng V8. V8 niyang mumurahin lang naman, lipat. Bakit ako maiinggit? Bakit? Ano ibig sabihin na maiinggit sa binili ng V8? Hello? Ano ibig sabihin yan? Eh, bakit ako, eh, di ko bumili siya ng V8, eh, di bumili siya, bakit kailangan ko maiinggit? Nakakasuka ang mukha ni Lawlaw. Yung mga allergic, mag-ingat kayo, baka lagnatin kayo. Ano ba? Diba? In fairness naman kasi, noong time kasi na yun, okay pa naman, di ba, si Boss siya kasi Lawlaw, di ba? Mm-hmm. So, sabi pero ko na, pero na 1, 2, 3 na. Ay, hindi ko pa alam yun. Kasi sabi ko nga, nung dumaan pa kami na 7-11, sabi niya, nakuha ka ng pagkain mo. Eh, syempre ako, nahihiya ako kasi hindi ko naman ugali yung dampot ka ng dampot. Sabi ko, okay na po to. Sabi ko, may pera naman ako. So, tomorrow, bibili na lang ako ng pagkain ko. Okay na yung mag-spend ako ng night na meron lang ako kakainin, hindi ako magutom ng gabi na yun. So, ganun, hindi ako demanding na, tayo sinasabi niya na para daw tinirit ako na parang ganyan. Eh, hindi ko naman hinihingi yun. Kasi ang nakikilig ako kay boss. Kung ano sabihin ni boss, saan ako dadalhin, yun ang dapat, di ba? Sabi ni Mami Francis, the Lion Heart. Yan. So, pero kinlain niya kay boss na nagbigay daw siya ng pera sa'yo, kaya binigyan siya ni boss ng pera. No wonder, ultimo yung pambayad ng kalabasa ng 100K, inistapa niya, oh. Di ba? Kasi inakailang beses kang tumawag sa akin si boss, niya tanong, okay ka na ba dyan? Eh, syempre, okay naman yung tutulugan. Kung sabi ko kay boss, okay na po ako dito, kailangan ba ng pera? Papadala kita ng grocery niya. Yan sinasabi ni boss sa akin. Sasabi ko, okay na po boss, wag na po, kasi meron naman akong budget sa sarili ko na pangkain. Para kasing, syempre, mararamdaman ko na parang abuso naman na papadala pa ako ni boss ng grocery doon, pinatira na nga, di ba? Yun ang ano ko, yun ang, tsaka hindi naman ako ano, hindi naman yung tipong, ano ba yun, limang araw lang ako nandun. Diba? Limang araw lang ako kasi nahirapan nga ako sa internet dahil wala nga akong makuha matinong connection doon. Ngayon, ang malupit pa, nung nagpaalam ako sa kanya, di pinatid nga ako doon sa mga tao niya. Oh, ngayon, sabi ko, na ikaw na bahala kay boss kasi hindi ko na makontak si boss. Sabi ko ganun, ikaw na bahala. O sige, ako na bahala. Hindi pala sinabi kay boss na umalis na ako doon. Diba? O yun lang yung experience. Namang araw lang yun. Ano ba yun namang araw? Grabe naman. Kung buong buhay ko ba, kailangan ko bang ipagpasalamat yung limang araw? Una-una, hindi naman siya ang nag-offer sa akin nun. Si boss talaga nagsabi nun. Hindi siya. O, diba? Diba? Oo. Eh, kung direkta ba, in-approach ko ba siya ng rektahan na kailangan ko po ng bahay, pati rin. Hindi naman ganun eh. Ang istorya nun, si boss ang nagsabi sa akin doon sa mismo sa live ko. Okay. Sa live ko yun, kasi nga nagpapaalam ako, nasabi ko baka mga 2 weeks ako hindi makapag-live kasi kailangan ko na umalis doon sa bahay na tinitira ko, dahil pinilayas nga ako doon, and then biglang nag-message si boss na, saan ka pupunta? Ganyan nga, ano ba problema mo? O, di sinabi ko kay boss kung ano problema ko. Sabi niya, kontakin mo si Attorney Johnny o kontakin mo to, si nga, yan nga yan, di ba? Oh, hindi ko naman, wala naman akong contact kay Attorney Johnny. So, yan ang, yan ang kinontak ko. Una si Mariana. Diba? Ganun yun. Yun ang istorya po noon. Una-una, hindi ko siya in-approach. Napatirin niya sa bahay niya. Wala pong ganun istorya noon. Si boss mismo ang nagsabi. Oo. Hinatid lang ako doon sa bahay na yun. Iniwan na po ako. Ganun po yun. This program is brought to you by Ma'am Normita Temple Hope. Super chat. Here's the message. Lunchtime, no matter what, FLM forever. Walang iwanan, sabi ni Mami Normita Temple Hope sa kanya. Super chat. Thank you so much. Diyan si Utol Marbatugan, nanonood si Marbatugan. Halos magkaiyakan nga kami ni Kuya Taong Gala nung sinabi ni Boss eh. Diba? Sabi ni Ma'am Zaza USA, Lamar Peke ang pagtulong niya, lahat fake sa kanya, inside and out. Opo. Ganun po talaga. Diba? Tapos, ang mabigat pa,
bigla niyang ipagsasabi na may 50,000. Ano yung 50,000? Kailan ko na kailan dumapo sa kamay ko? Walang dumadapong ganun. Siya lang ang nagsabi. Oh, di ba? Kaya nga eh. Kaya nga. Buti din mo binodol, damdamin nila ulit ang lumor. Ay, hindi, tol. Mahirap na. Hindi, blessing in disguise pa nga eh. Kasi, imagine kung nakapagpakabit si boss ng internet doon, di until lang nandun ako, di patay ako. Sabi ni Mami Judery sa kanyang super chat, ginawa kang busabos squat up ni Mal talaga. Opo, Mami Judery, thank you so much sa inyo po super chat. Di ba, imagine niyo kung nagkaroon ng internet connection at nagtagal ako doon. Oh. Patay ako. Oh. Di ba? Bakit re-rating ka niya? Hindi, naiipit ako doon. Siyempre, sabi nga, napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Eh, limang araw ay sinusumbat. What more yung inabot ka na isang buwan doon? Okay. Di ba? Pinakatotohanan dyan. Yung gumagawa ng story dyan, iniwan kong bakas doon. Malinis yung bahay mo nung iniwan ko. Tinatanong ko, nasaan yung walis? Sabi ko, meron ba kayong vacuum kasi dilinisin ko. Sabi niya, wag mo na intindihin yan. Naghahanap ako ng walis doon. Oh. Tapos sasabihin niya ang dumi mo daw iniwan. Ang kapal. Paano ko magiging madumi iniwan yun? Lahat ng comforter doon, hindi naman bagong laba yun. Gamit na yun. Itinupi ko doon sa may ipinato ko doon sa may... Alam na, paalis na nga ako. Di sana sinabi niya, palabang ko muna. Madali lang naman humanap ng laundry shop doon. Correct. Diba? Di mo kailangan mag-explain no more dahil alam na this pagdating kayo nga lang. Kaya nga, kasi nga, yung ano nga, yung, kasi nauungkat nila yan eh. Ayoko na kasi magsalita tungkol niya. O, 5 days po ako nakita na sa kanila at ilang beses ko po pinagpasalamat sa kanya yun. O, di ba? Yan ang laging bukang bunganga niya. Oo, yan lagi ang pinambabara niya sa akin. Ako, tinulungan niya, tumero doon sa bahay niya. O, maraming salamat po. Kung, ilang beses po ako nagpasalamat sa inyo, maraming until now, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil pinatira niyo po ako ng 5 araw. Thank you so much! Diba? Diba, mas mabuting inaapi ka kaysa ng aapi. God bless. Yes, ma'am. Ma'am, Evan Milan. Blessing na nangyari. Tingnan mo, nandiyan ka pa siya. Wala na sira pa. Ito. Eh, talaga, ano po, talaga mabait po talaga sa akin ng Diyos kasi hindi po niya ako pinag-adya na mabaon doon sa mga taong ganyan. Una-una kay David Ilagan, ganyan din ang nangyari sa akin. Pangalawa ito, di ba? Sabi ni Boss, ni Francis, Boss Francis de Lionheart, ganito kasimple, 5 days ko palang nakilala yun si Lawlaw, eh gusto nang lamutakin ni Atty. Johnny ang pagbumukha niya dahil sa sobrang budol, sabi ni Boss Francis de Lionheart. O, oh, diba? Eh ako, gulat na gulat po talaga ako dun sa nininame drop niya, 50,000. Sabi ko, kailan ako nakakanggap ng 50,000? Ngayon, sinabi nga ni Boss, mayroon nga daw sinabing gano'n na 50,000 na si Boss, ang sabi na bigyan ako. Ang katwiran niya, sabi niya doon, bakit ko bibigyan si Limor? Eh, marami pa nangangailangan. Diba? Eh, kung pwede nga lang bayaran, Ma'am Shaila eh. Eh, syempre, noong time na yun, wala naman ako ibabayad kung sisingilin ako. Si Boss pa rin ang bahala doon. Diba? Kasi hindi ko naman alam na gano'n na magiging sitwasyon ng ano, di ba? Siyempre, nung una, okay pa, good vibes naman lahat. So, hindi mo naman iisipin kasi na may masamang balak or ano eh. Kasi, siyempre, magkakapatid tayo dito, turingan, magkakapatid. Ang tanong, bakit hindi ka nga dinira sa bahay? Yun po ang hindi ko alam. Yun ang hindi ko alam. Oo. This program is brought to you by Ma'am Eri Amachi, RFCA Japan. Super chat. Here's the message. Si Lawlaw, napakasugapa talaga sa pera. Kahit hindi para sa kanya ang kinin pa rin, si Lawlaw talaga ang dakilang ganit sa pera. Sabi ni Ma'am Eri Amachi ng RFCA Japan sa kanyang super chat. Thank you so much.
Kahit yung napanalunan kong cellphone, meron akong nakadiskusyon na parang wala akong utang na loob na, nanalo ako sa raffle, sinali niya ako sa raffle at nanalo ako. Utang na loob yun? Hindi ko alam. Kuya Julius, hindi ako ano, hindi... Mahirap kasi that time kasi madalian yung decision. Kaya ang ano ko nga nun, ang option ko noon, humanap ng matiterhan talaga. Kaso syempre, darating yung time na mawawala ka ng internet, ilang araw kang di makapag-load. Doon ako nagpapaalam sa mga supporters, ng FLM supporters, na hindi doon ako makapag-load. Kaso nga, narinig nga ako ni boss na gano'n ang problema ko. Kaya agad-agad tinulungan ako ni boss. Diba? Hindi ko naman idinidenay yung pagtulong sa akin ni Laulaw. Hindi ko idinidenay yun. Bagkos nagpapasalamat nga ako eh. Kasi yung 5 days na yun. Pero kung paulit-ulit niya naman bang babanggitin yun na para bang ang dating eh wala akong kautang-utang na loob. Eh, ilang beses na po nagpasalamat. Gano'n ba katagal anuhin ang utang na loob? Diba? Yun lang naman ang sa akin. Nainggit sa ilumar kaya di kanila dinala sa ginamit. Eh, kahit naman dinala ako dun, hindi naman ako... Siyempre, nakakahiya din kay boss, di ba? Okay lang kung nandun siya. Eh, kung wala naman siya, di talagang napakahirap din gumalaw dun, di ba? Ay, hindi ko po alam yan, Ma'am Sally, kung ano ang plano niya dun. Basta ang sinabi nga ni boss noon, talaga, dun ako dapat dadalhin. Mukha palang nilaro hindi na patakatol. Never like ho since day one. Nasaan na sila? Ba't iniwan ko siya? Hayaan mo na sila naknaw. Opo, Mami Dakir. Kaso nga lang po kasi, talagang until now kasi pagka naririnig ko yan, usapan na yan, kailangan ko rin na mailabas yung aking ano, di ba? Yun lang naman yun. Walang masyadong ano doon, walang masyadong relevance doon sa pagtira ko sa kanya. Yun nga lang, nakatulong nga siya that 5 days na kailangan ko. Habang buhay, Ninang, ganun talaga, Ninang, habang buhay. Grabe naman. Diba? Gusto kasi ko alisin lahat ng mga tinik sa kanya para nga naman siya lang ang magpapakasasa ni Mal talaga. Ayun. Hindi ko alam kung ano talaga ang gusto niyan. Pero mas matagal kasi nakasama ni Maring Yama yan. Kaya alam ni Maring Yama yung likaw eh. Ako hindi ko po nakasama yan. Doon ako tumira pero hindi ko siya kasama doon. Dahil doon sila nakatira sa White House. May White House na nung ano nung... Meron na, oo, meron na. Kasi nga, ang ano nga ni boss, dapat doon nga sa White House din eh. May kwarto daw si boss doon. You know, ayoko naman doon kasi siyempre eh. Ang mayaman po yun eh, hindi naman po tayo mayaman. Okay na ako doon sa kwartong kahit ano lang. Apat na sulok lang ang makikita. Okay na ako doon sa ganun. Di ba? May masabang balak yung halimaw niyan kaya di na pinagpatuloy siya rin na mauudlutan niya. Akala ko talaga binili yung White House para kay boss. Ito lang paglabas yung pala. Ay, Jim Cap! Inuupahan lang daw yun eh. Labang niya ba? Ed, Mami Grace, doon mo po makikita kasi ang isang tao kung ang laman kung ang laman ng puso ng isang tao ay busilak. The way ng pagsasalita pa lang niyan at saka yung the way ng mga action na ginagawa niya, makikita mo talaga yan kung ang tao ba talaga ay masama o mabuti. Yung pitik pa lang ng bibig niya ng mga binibitawang salita, malalaman niyo kaagad. 'Di ba? Kahit mahirap lang isang tao, kung mahirap, kahit mahirap lang isang tao, kung alam mo sa tao na yung taong yan ay may mabuting puso, the way ng yung mga salita, gawa niyan na ano, makikita niyo po yan, hindi lang po sa pananamit. Makita mo, disente manamit, maraming alahas, pero pag nagsalita, talaga naman po ang Diyos ko, diba? Palingkera.
Hindi lang yun, yung the way ng kung paano mo yurakan ng isang tao. Kasi ang may tao, ang tao may kabanalan sa puso, hindi niya kaya yung gawin. Especially kung ang tao ay nakakulong na. Diba? Diba? Utos nga sa Biblia. Mahalin mo ang iyong kaaway. Yan ang isa sa pinakamabigat na utos eh. Pag nagutom, pakanin mo. Pag nauuhaw, painumin mo. Gano'ng kabigat sa sarili mong gagawin yun, diba? Yun ang pinaka-ultimate, diba? Ngayon, pag gaganyan, na alam na, katulad si boss, na nakakulong na, tapos still, yura ka mo pa rin araw-araw, eh ano ka? Diba? Ganun yun. Doon yung po makikita ang ugali o yung nilalaman ng puso ng isang tao. Kung siya ba talaga ay tamang nagkukunwari o totoong may kabanalan sa puso. Madali lang po niya makita the way pa lang sa pagsasalita pa lang. Alam mo na kaagad. Diba? Correct. Pagtigang pa. Huwag ganun. Huwag ganun. Diba? Sana hindi ka naman patira kung nungkat-nungkatin mo. Hindi ako, basta ako nagpasalamat ako sa kanya. Okay na yun. Kung lagi niya i-broadcast yun, oh, eh, wala na akong magagawa. Diba? Basta ako, malinis yung ano ko na ganun. Eh, nasa sa kanila na po yan. Kung gusto nila akong sirain, wala namang problema dun kahit araw-araw. Una-una, hindi naman ako apektado. Sino ba nagkakasala sa ginagawa nila, diba? Hindi naman ako. Oo. Oh. Well, yun talaga, ganun talaga ang buhay. Doon kasi ang mahirap sa mga tao na ano na... Ay, plastic ang... Alam mo yan, parang feeling nila sila yung righteous, sila yung nasa tama. Pero kung ano, kung titingnan mo lang at susuriin mo lang sa puso mo, mararamdaman mo kasi yan eh. Yung sobrang pang-ano mo sa... Yung kanya para siyang ano eh, parang first time niya na nakaangat sa buhay, kaya lahat ang tingin niya sa mga taong mababa. Parang ganun. This program is brought to you by Ma'am Sheila Cordero. Super chat! Thank you so much! Kasi kung righteous yan, may ano pa yan, may pangkatao, may pagkamakatao pa yan kung righteous. Kung feeling righteous. Hindi, di ba the way na pagsasalita nila, kala mo sila yung... Sila ba yung totoong-totoo na tama, di ba? Wala nang marating yung ganyan.
Instagram, Instagram. Hmm. Hmm. Kaya kinamuhalos mamatay na tayo. Ngayon na hindi na nakapagsashopping ng 300,000 a week. Yeah. Hindi ko na ano yun, hindi ko nakita yung mga ganong eksena. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, pero ako nakita ko kasama pa nila yung abogado nun, grabe. Na talaga? Ano ba, naka-live ba sila nun? No? Oo, meron silang isang video nun nila Yama, naka-live. This program is brought to you by okay. Ma'am Oshana Azul. Super sticker. Thank you so much. May isang live pa yan. Ayan lang si Ma'am Boji. Sa bedroom niya, diba? Sa bedroom niya. Pinapila lahat yung, ano, yung paper bag ng ano, ng shopping. Nakapila lahat. Oo. Yes. Tapos, anong ginawa? Wala, pinagmamalaki niya lang sa mga basher niya. Tapos, pinakita niya yung mga ring niya, yung mga... Misa nga si Yama, doon pa nagla-live sa loob ng ano niya, wardrobe niya. Mga ganung hanash. Tama po yan, Ma'am Annabel. Tiga pala ang Diyos ang tama at pagpakumbaba. Pera. Peki talaga. Yes, Victor, nakita ko yun lahat dahil nakasubaybay ako lagi sa FB niya. Diba? Eh, talaga naman pong inano natin siya kasi akala natin, ano eh, talagang para kay Apo siya, di ba? Lalo ng pagdagdagan ng pagkain. Nako. Todo pa ako, ano eh. Greet niyo po ako. Sabi ni Mari Kape 20, ibibenta na daw lahat ng asset kasi daw baka ang kininibos. Hindi ba naman bugak, alam mong sa'yo bakit ka matatakot. Ilaban mo kung talagang sa'yo siya nga. Hindi ko alam. May ano ang... Wala ka ano na po bayad sa utang, gaga. Di ba? Umupahan ka lang eh. Paano may bebenta yan? Sabi ni Braveheart 07, pinangyara na mayaman, yung pala feeling lang. Good luck mga basher, kaya pala. Parang linta, makasipsip kay FLM. Correct. Sabi ni Ma'am Zaza, ang taong burikat, balutin man ang ginto, burikat pa rin. Correct. Sabi ni Ma'am Tess, Manuel Luis Samosay, ganyan ang mga taong may personal interest, lalo na kung nakakarinig ng sikat at malaki ang bulsa, madali na lang magpakabait para lang makuha niya ang kanyang gusto. Ganyan kademonyo ang pera. Diba? Sabi ni Francis de Lionheart, walang pakundangan kung lustayin ang pera ni FLM, kaya pinalaya sa legal dyan. Oh. Boom! Grabe, no? Hindi, tsaka parang ang hirap nun. Alam mo yun, parang ang hirap gastusin ang hindi mo pera. Diba?